Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV, sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click the notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya nito. Ngayon mga kol, talakayin natin kung yung common problem ng ating DE. Kung bakit siya nag-overheat. Kadalasan yung iba magsasuggest ng overhauling kahit hindi pa nila na-check. Maliit lang itong pisa to mga kol. Na kung dahilan na pag-overheat ng ating DE. So, kadalasan ito talaga yung common problem na nakikita namin. Merong lumalapit dito sa akin, magpaayos. Sabi daw ng ibang mekaniko, need na po daw mag-overhaul kasi mag-overflow na po dun sa kanyang reservoir. Base sa aming experience mga call, nag-base lang kami sa aking experience, most common problem is itong ating thermocap. Yan o. Ito yung ating thermocap. Kadalasan sa tagal ng panahon, masisira itong kanyang rubber dito. Matatanggal yun. Nandyan pa sa ilalim yung kanyang rubber. Tatanggalin natin, pakita natin kung ano yung sitsura. So, ito yung bago. Yan o. Ito yung bago. Kung mag-overheat kayo mga call, basta under yung inyong calling pan, ito muna yung inyong titingnan. Mura naman ito. Nasa 250 to 700 pesos ang ganito. Depende sa seller. Ayan. So, ang mangyayari mga call, kahit malamig pa yung inyong tubig or yung coolant nyo, magtatapon siya ng tubig papunta dun sa inyong inyong reservoir. Ayan. Bali, itong ating thermocap, siya po yung mag-block ng coolant galing dito sa ilalim papunta dito. Itong butas na to papunta ito sa ating coolant reservoir. Ayan. Ang mangyayari kung masisira to, diretso na mag-bypass yung ating coolant papunta doon sa reservoir. Ang mangyayari po mga call, mapupuno po yung ating reservoir. Then mapupuno, aapaw. Sa time na kailangan ng ating radiator ng tubig, kulang na po yung masusupply ng ating reservoir. Kaya mag-overheat po siya. Ang mangyayari sa tatagal, lalong tatagal yung mag-aapaw yung coolant natin dun sa ating reservoir, ang mangyayari, mauubos yung coolant natin sa radiator at dito sa ating makina. Ayan, kaya ito yung kadalasan talaga, number one, dito sa ating DE. Ayan, so titingnan natin. Madali naman ito i-install, ayan, yan lang. Tatanggalin nyo na lang yung inyong, yung upuan. Then may apat na 10 mm. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. So, ganun nyo. Then nakalagay lang dyan. I-push lang din, ikutin pa. Ganun. Then, check natin kasi naiwan yung niya. Naiwan yung kanyang rubber dito sa itaas sa ilalim. So, tatanggalin natin. So, ito talaga yung common problem ng DE na mag-overheat. So, sa susunod naman na video, tatalakayan natin yung mga sikan problem. Ito talaga yung common problem. Bihira lang yung calling pan na masisira. Basta hindi lang naka-direct. Pag naka-direct, tudas, madaling masisira yung inyong calling pan. Ayan o. Ang foreman yan mga call. Ito, original pa to, galing Japan. Saan ba yung original? Ito. Ganyan yan. Ayan o, ganyan yan. Ang trabaho niyan, yan o, wala ng spring. Ang trabaho niyan, dapat, may spring yan. Mag-play yan.
Ito wala na. Matigas na. So, nangyari, kasi natanggal yung ito, ang mangyayari, magtatapon po ng coolant yung ating makina papunta doon sa ating reservoir. Kahit malamig pa yung coolant natin. Kasi, ito yung ating thermostat. Bihira lang ito, masisira kadalasan dito. Check naman natin, tatanggalin natin yung ating thermostat. Yan o. Ito yung ating thermostat. So, ito, check din natin to. Pag natanggal na natin to, check natin din yung ating thermostat. Ayan, naka-open. Ayan o, dapat naka-close yan. Then, kung titingnan natin mga call, sira na rin yung rubber ng ating coolant, thermostat. So, ang gagawin natin, papalitan natin. Yan o. So, nanigas na yung rubber. Yan. Wala na. Wala na yung rubber sa gilid. Yung o-ring niya. So, papalitan na natin to. Para isa na lang. Yan o. Kung makita natin, walang coolant sa ilalim. Kasi halos tinapon na niya lahat. Ayan. So, papalitan natin to ng bagong thermostat at saka thermocap. So, ayan. Meron na tayong bagong thermostat. Ayan. HKT Japan thermostat. So, ito yung hindi naman ito, minsan lang itong thermostat mga call. Base sa experience namin. Kadalasan talaga itong thermocap. Grabe talaga itong thermocap. Sa susunod na video, tuturuan din namin kayo kung paano makauwi kahit sira yung ating thermocap. So, tuturuan ko kayo ng technique na paano makauwi para temporary lang. So, ngayon, itong focus muna tayo dito. So, ilagay natin. So, back to original tayo mga call. Kasi yung original galing Japan is 88 degree Celsius. Yan o, 88. Then, meron tayong bago. Kadalasan dito, naglalagay sila ng 82. So, sa atin, babalik tayo sa 88. Yan. 88 degree Celsius. Ganun lang. Pwede na hindi tayo mag mga call, pwede na tayo hindi maglagay ng sealant kasi meron naman siyang o-ring. Ayan. Tapos ayan. So, lagay natin yung dalawang bolt ng ayan. So, ilagay na natin tong ating thermocap. Ayan o. Diyan yan. Magsisil dyan. Para yung tube, yung coolant galing dito, hindi magpunta dun sa ating reservoir. Ang mangyayari kasi, pag malamig pa, itatapunan niya yung coolant papunta sa reservoir. Ang mangyayari, aapo yung reservoir kasi yung radiator natin kumpleto pa yung kanyang coolant. Ayan. So, nakabit na natin. Huwag kayong mag mga call.
huwag kayong mag-direct ng cooling fan. Kasi ang mangyayari, laging malamig yung tubig sa radiator. Baka biglang pumasok dun sa inyong makina na sobrang lamig, tapos yung makina nyo mainit, baka matudas, gagalaw yung inyong cylinder head. Yan, balik natin lahat. Nagtataka kasi ako kahapon nito, kasi nung ni-road test sa uphill at saka downhill, hindi nag-overheat. Tapos yung may pinuntahan ako, malapit lang, nawala yung aircon. Yun pala, sira yung thermostat natin. And sira na rin yung thermostat, kaya pinalitan na natin. Ayan. So, yan lang yung ating video to, tutorial for today, mga kol. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe para meron kayong malalaman. Kunti dito, hindi naman ako perfecto. Masishare ko rin sa inyo yung mga kaalaman ko. Then, kung meron kayong mga suggest, meron kayong nalalaman, pwede nyo rin i-suggest dito sa ating comment section para ma-share din natin doon sa ating mga DE user or car owner yung ating mga nalalaman, kasi hindi naman tayo perfecto. Iba-iba yung klase ng sasakyan, iba-iba din yung kanilang mga problema, iba-iba yung kanilang mga common problem. So, yan lang po mga call. Maraming salamat po. Ingat po kayo and bye-bye. God bless po.